nadaplisan, edi, swa. Parang lugi-lugi ka naman. I was scared for that time, but you know what? Yes. Time.
yun. Tapos siguro yung gusto ko naman na love language na matanggap ko, well, save them time. Feeling ko right now, nasasabi ko yan kasi sobrang busy ako sa work. Kasi wala talaga akong oras sa lahat ng mga okasyon, hindi ko na pupuntahan. Eh, yun yung sad, di ba? Parang nami-miss mo yung birthdays, nami-miss mo yung mga events. Sila, nakikita mo sa Facebook, may pictures together. So, yun yung love language ko, siguro time talaga. Yeah. Okay. Yes, ako naman siguro, magkaiba kami. Time siya. Siguro sa akin, para sa akin yung oras. Sa pamilya, sa loved ones, sa lahat ng mga pagkakatali. Tama naman si Aa. Kasi, sa pinaka-valued talaga sa mundo na to is oras talaga. Kasi kung meron ka nga kung ano man yung kayamanan mo, kung wala ka ng oras para sa mga mo sa buhay, di ba? Parang baliwala rin. Nakarecord ba yan? Sabi ko sa iyo eh. Ako lang talaga excited dito eh. Kalina. Marami na. Sa sobrang dami, nakalimutan ko ang lahat halos eh. Sige. Pero dami kasi, siguro medyo nag-highlight yung highlight sa atin yung swimming pool. 3 a.m. na kasi yun, tapos nagtutulohan kami kung sino mauuna. Eh, sa script, siya yung mauuna talaga yun. Tatawa naman, tatawa. Tingnan mo, hindi niya alam. Hindi. Alas 3 naman din yung araw, di ba? Sinabi ko yun. Yun nga. Tinulong ko siya. Nang malakas. Buti, meron na po akong ano, buti meron na akong langis sa likod. Bago niya ako itulak. Siyempre, di ba nakaka-pulmon niya yung ano. Wow. Bata ka? Ano pa ba? Ano pa ba? Yung action natin, diba? Yung, ano, yung nasa cheque, hindi mo mapirmahan yung cheque. Oo, yung ilang ulit na, hindi ba? Hindi mo mapunit, hindi mo maalala. Siguro sa ending na nga ng pelikula, yung mga bloopers papalabas ko. Ayun! Tapos yung ending ng pelikula namin, patay na siya, kunwari. Sinabi yung wait! So, hindi, may ibang kwento. Nandito siya sa lab ko, tapos umiiyak ako kunwari, pero dinidistort ko yung mukha niya. Tapos hindi siya pwedeng tumawa kasi kunwari nga, di ba? Sorry. Pagka walang take, si Aa, sobrang kulit niyan. So, gusto niya TikTok. Hindi ah! Huwag kang umano ano? Hindi ako yun! Si TJ Balderama pala din. Pero, sobrang game siya, lahat doon. Eh, mga komedyante yung lahat nakasama namin doon. Pero yung mga komedyante na yun, kaya Aa natatawa. Doon ako bilib sa kanya. Nakakatawa siya sa totoong buhay. Ngayon sabi ko, gusto ko talaga, excited ako sa movie na to. Kasi gusto ko yung comedy talaga eh. Iba naman po yung tandem namin ni Miss Alessandra. Rossi, and this 2023 naman, nagkasama kami ni Miss Christine. Iba naman po itong flavor na ipapatikim namin sa mga Pilipino. Sakto lang po, hindi naman po gano. Basta para sa akin po is enjoy lang po at ang hangarin po namin is magpagpasaya ng tao. Yan ang po yung sa akin. Totoo naman, kinilig po ako at saka nung time pa lang po na sinabi sa akin na magkakasama kami sa work, nag-toothbrush na ako nun ang tono. Until the end of our shooting. Alos everyday talaga. Once a day lang ako mag-toothbrush talaga, pero nung nagsama tayo, mga 8 times. Fresh breath talaga yan. Kaya pag naging endorser yan ng toothpaste, maniniwala talaga ako. Ha? Oo! Yun nga po, going back, 2008, meron na kaming connection, and then, well, siguro ganun kapag magaling loob mo sa tao. Tsaka si Empoy kasi napakabait na tao eh. Alam mo yung what you see is what you get. Wala, kahit pagod na yan. Tuloy pa rin siya sa work.
kahit alam mo pagod na pagod na siya, tuwa-tuwa naman. Ati tayo sa TFOZ. Ayun, basta ano, happy ako na. Happy talaga ako. Diba sinabi ka doon sa'yo? Ganda nung sulat ni Rod. Ganda din, ang galing ng director namin. Tapos si Echo, eh. So parang, wow, magiging maganda to. Yun, true enough, napanag yung trailer natin. Tawa ng tawa, yun. Healthy eating talaga. Pero I will not deny, syempre nag-cave in din ako sa sweets. Yun, balance lang, balance diet. Tapos exercise. Ayun lang. Yun. And I always watch talaga what I eat as much as possible. Pero there are days na pag sobrang pagod po yan, syempre, nagko-comfort food din ako. Pero babalik ulit sa healthy eating habit. And avoid lang syempre yung mga puyat kapag wala namang trabaho. Pero minsan hindi maiwasan. Parang mas gusto ko siguro doon lang tayo sa general patronage na merong matututunan yung mga tao. Kung magagagawa tayo ng something na alam mo makakabalik tayo sa community natin na alam mo yun, makakapagpaligaya tayo, entertain, at hindi lang yung mga puro ganong bagay na walang kabuluhan. Ah, syempre pa, yung marami pong laman yung ATM. Okay. Ando na po tayo sa stage na yun. Yun na yung next. Yun. Talaga namang, hindi naman tayo papata. Kakaedad na rin. Kailangan na rin. Lahat na rin yung mga kabats ko dito sa industry. May malaking family. Yun na rin po siguro yung next ko. Tulungan niyo akong pray dyan. At darating din yun. Well, I did action already. I like to do another one again. Okay. And then comedy. And hopefully, kung ano yun, God allows, God permits, di ba? Kung magkaroon man kami ng another movie, prequel, second part to nito, di ba? Eh di mas masaya tapos gagawin natin sa ibang bansa na. Yan ang gusto ko mga thinking mo eh. Kaya gusto ako tayo. Yun. Panoorin na lang po nila para po mas okay. Kung meron man po, kung nadablisan, edi, swap! Parang luging-lugi ka naman. Naturally, mahirit akong tao. Alam mo yun? Kung minsan, kailangan na pigilan eh. Kasi marami akong hirit. Lalo na kunyari, masyado na akong komportable sa mga kasama ko. Ito, si F. Minsan natutulak ko yan hanggang doon. yun. Kasi, actually, magpa-comedy, action, drama, kahit ano man yan, basta yung kasama mo, hindi lang on-screen, pati off-screen, lahat kayo, nagko-connect-connect, nag-uusap-usap ng maayos, magagawa niyo yung kailangan niyo gawin eh. Mapa-drama, comedy, action. Well, based sa experience ko with Empoy, and Benny naman, yeah, I think so. Because I've worked with a lot of comedy actors na rin. Stage and TV and movie. Oo, syempre sa mga tao, lalo na yung mga manonood na wala sa industriya natin, they see them as like funny people. But in real life, you have to know they're also human. So, kasabihan lang siguro yan eh, pero para for me kasi lahat tayo tao lang eh, diba? It's his work or her work, pero they're all the one. Slapstick to me, sa totoong buhay. Pero I feel much better pag gano'n. Much better? De, ano, yung ano niya eh, sa sobrang saya niya, sa akala niya everyday birthday niya eh. Tapos yung minsan matutulak ka niya, magaganon ka niya, yung doon ka matatawa ka talaga sa tawa niya eh. Tapos sa lahat ng mga kilos niya, sa lahat ng, alam mo yung may kasama kang ano, may kasama kang anak na makulit, ganun siya kapag ka di materya, ganun siya, sobrang ano si, siya. Siguro ko may advice ako sa kanya, huwag siyang mag,
huwag siyang mag, ano, huwag siyang manood ng mga comedy o huwag siyang manood ng mga nakakatawa. Kasi yung buong pagkatao niya nakakatawa niya eh. Organic siya para sa akin kasi hindi niya kailangang gumaya sa iba. Meron siyang sariling portray. Nadali ko yan sa buong buhay ko. Portray. Well, opo, naniniwala ako. Kasi totoo naman. Totoo po yan. Kasi yung mga halos ng mga kaibigan ko na mga komedyante sa industriya, yun, di ba? yun, na-comment ako. Pero, ano yun? Kasi, alam mo yun, ang taong nakakapagpasaya, madaling mahalin. Kahit sino ka pa, sobrang, kahit ano pa itsura mo, basta nakakatuwa ka, nakakapagpasaya ka. Nakaka-attract ka, parang may magnet ka sa lahat ng tao. Hindi na sa chicks, sa lahat ng mga tao. Yun po yung sa akin. Hindi ko po sinasadya, pero kusa po sila eh. Maraming ganyan, yung patay na patay talaga sa akin. Hindi ko talaga sinasadya ako, pero yun naman, napipigilan naman nila sa sarili nila sa pagkakataon. Nanghiya ako sa iyo ah. Saan ka? Wala akong pwedeng sabihin eh, na pinaka na-enjoy mo. Kasi so far, nitong mga nakaraang taon hanggang ngayon, lahat ng ginawa ko na-enjoy ko. Yung Maria, yung Untrue, yung political movie, Milit Malacanang Martyr Murderer, bukod pa doon yung Seven Sundays, lahat yung na-enjoy ko. Pero napipilitan ako sabihin na enjoy ko tong film na to, nakatingin si Echo. Hindi, yun. Na-enjoy ko talaga. Walang halong showbiz na enjoy ko. I hate to disagree. Totoo naman yun. Kasi syempre, sa buhay natin, kailangan natin ng laughter. Di ba nga, may kasabihan, laughter is the best medicine. Which is actually, that's legit. Dahil, minsan, alam mo yun, ilang beses na rin ako na nagkakasakit na hospital dahil sa puyat pagod. Alam mo yun, minsan, alam ko yung importance na minsan kailangan mo rin naman maging light. Kasi sa trabaho namin, heavy eh. It's very heavy. Not a lot of people can understand and comprehend how heavy it is and stressful it is, but emotionally, it's really draining. So, someone makes you laugh, parang ang saya ng araw mo eh. Parang you're content. So, goes to show maybe that's right. Yan kasabihan na yan. Alam mo, bonus na yun, di ba? Kung meron. Pero hindi ako naghahanap eh. Hindi ako naghahanap. Parang for me kasi, I trust what's gonna be there or who's gonna be there for me. Kumbaga sabi nga nila yung dagating sa'yo. Kasi hindi ko i-expect talaga na mangyayari sa akin yung ganun, yung after ganun na pagputok naman sa movie, tapos dire-diretso. Kasi nasanay ako talaga, sidekick talaga ako na in the long time na sakit nga nung tagdira ko din. Pero okay naman. Yun. Kaya mo palang magdala eh. Yun kayo, ano, sinubukan nila. Ayun, until now, pwede naman pala. It's your time na daw. Pwede naman palang maging leading man si Doris Bigornia. Eh, sorry. Marami na bago, sobrang daming na bago. Dati, pagka, mahilig kasi ako sa street food eh. Oh, ngayon, ano na siya, caviar na daw. Pero sa street ako kumakain ng caviar. Then yun, maraming na bago. After ng mga nangyari sa akin yun. Until now, dati, pagka, ito, wala akong pakialam kapag kakain lang sa street food, sa akin ganyan, tusok-tusok, mga ganyan. Pero ngayon kasi itong mga dumating yung pagkakataon yung parang lahat ng camera ng mga tao, nakaano na sa'yo, pati yung pagsubo mo, yung dami ng sibuyas na nakuha mo. Sobrang, ano, nakatutok na, nakaano, 0.5 pa yung mga cellphone. I was scared for that time, but you know what? Yes. Sobrang flattered po ako sa nangyayari sa akin. Pero siguro hindi na rin ako naniniwala dahil when I was a child,
In elementary school, high school, something. Ganun naman talaga sa campus namin talagang. Ang daming mga, alam mo yun, mga tagahanga, maano sa akin. Pero yun, parang nag-remake lang sa akin nung napunta ko sa industriya na ganitong pagkakataon. Siguro po yung lasa ng cola lang. Seryoso na ba? Seryoso na yun. Ah, no. Serious yourself. No. Gusto ko ma-feel ng mga tao, syempre, yung makalimutan nila yung mga problema nila pag pinapanood nila itong pelikula namin. Kasi feeling ko, pag gumagawa ka ng isang bagay, pinagbunihan mo, andun yung puso mo, mararamdaman yun ng tao. At sana, yun yung maramdaman ng tao kasi binigay natin ni Mboy ang aming sarili dito sa pelikula na to. Nag-enjoy kami at sana yun yung maramdaman ng mga tao. Tumawa sila ng tumawa. Kasi taong-tawa yun kami sa mga sarili namin. Well, ako po si Elena. How can I relate? Mapagmahal at gagawin ang lahat para sa ikalibubuti ng pamilya at ikaliligtas ng minamahal. So I can relate to that. O ano, nagahang pa to. Sandali na nga, loading. Ako po, sige po. Okay. I play the role of Gudufredo. Siguro po, yung pinaka-ano sa akin dito, ang tawag doon, reflection. How can you relate? Reflection! Ganun eh. Actually, hindi ako makarelate eh. Kasi malayo po yung buhay ni Gudufredo. Gudufredo, ano? Tan. Gudufredo, Tan. Dahil Chinese nga. Chinese yung lolo ko, something Chinese din ako, kahit buka ako Malaysian. Yun, malayo si Mboy doon. Mixed breed ka kasi. Yeah. Kaya gawin, carry on. Yeah. Malayo po kasi po, mayaman siya. Eh ako, sakto lang, payaman pa lang. After this movie, Ikaw pa. Magkakarap ka nga ng commercial toothpaste eh. Ano, Maxa? Nakakasayo. Yun, malayo po kasi, ano, hindi, pero, ano, medyo malapit din. dito ka nga. Ano ko eh. Oh, tapos na po. Ang strength namin ni Mboy, well, pareho kami siguro. Ako based sa sarili kong opinion. Ang ganda ng chemistry namin sa screen. Minsan pag mga yung mga napanood din doon, minsan ad-lib yun eh. Diba? Yes, ayun. Ikaw, ano masasabi mo? Strength namin kahit na not for this movie, kahit sa totoong buhay, siguro yung fog. Akala mo hamog. Ano? Fog. Yung F-O-G. Oo nga, alam ko. F-O-G. What's the meaning of that? Hamog. Fear of God. Yes, September 6, palabas na ang Kidnap for Romance. Yes po, yeah. Starring Ms. Christine Reyes. And Mboy. At directed by Victor Villanueva. Under Viva Films. Yeah. Yeah.